Sa mga schools, yung little schools, pero kasi nga, we never imagine na pwede pala siyang magkaroon ng chance na mag-theatrical release kasi, hello, it's original film, it's meritorial na yung kilala, hindi familiar yung language, so parang, well, siguro hindi, masyado na natin yung underestimate yung Filipino audience. So, kala ko kasi namin, nag-gitito lang yung kaya nila kumulihan sa pelikula natin, but then, they surprised us. Kahit nga kanina sa box office screening namin, may dalawa yung screenings namin, but they added another one. Tapos nag-extend pa sila ng kumawas ng screening ng 5 PM. So parang nagugulat talaga kami. Hindi naman alam. Hindi ko alam kung anong sinagot ng bata kanina dito. Kasi wala, we never prepared for anything na yung ganito, yung interview na kung parang. Are you based in Manila? I'm based in Manila, but I go kasi it's just an hour away. So getting your lead star from Antigua is parang worth it na effort. Sobra. Kasi lumayo pa din. Wala, swear. Kasi hindi ako takot. Gumawa ko ng pelikula na hindi takot kasi wala ko ng obligasyon sa big time producers na naglabas ng napakaraming pera. At naging obligasyon namin tuloy ngayon na suplihan ni balik yun. But no, parang as in sobrang liit ng budget. Hindi naman maliit. Sobrang kumpara sa ibang production, sobrang limited yung budget namin. And yet, yung pagtanggap ng tao, para di kaming tinanggap na yung budget namin, nagpas ng million. Hindi pwede sabihin. Pero kahit maliit ang budget, yung inaanak ko si John Denver sa Antigua pa, di ba? Hindi ako tumigil. Nag-effort ka. Siya inaanak. At maaanak. Tapos yun. Asal niyo ko sa Lucas Under Kids? Yun, parang 300 kids. Yung 300 kids? Nag-audition. Tapos siya, pinadala lang sa akin yung picture niya. Hindi siya nag-audition. Tapos ang intrigan na ako rin nung sa mata niya. Tapos parang sabi ko, may meron kong batang to eh. Tapos pinadala ko yung isang staff namin, parang yung video siya. Hindi niya, siyempre sobrang awkward kasi, well, hindi ko talaga siya exposed sa ganitong audition. Question. Malaking factor ba yung ano? Dito rin, direct. One, okay. Two. Malaking factor ba yun na yung vernacular ang kinamin? Oo, kasi parang mas pumasok kasi sa ano, isang yes, sabihin no? ng pelikula na parang from a small town with their own language, tapos kalabasa din yung mga comments, naging Tagalog, naging English, parang naging isa siya sa mga element na ginamit namin para maging makita yung magnitude ng ano, na pagiging viral na isang video. Yeah, okay. Picture.